Another beautiful special number. Praise God. Let there be praise. It's one of the benefits that we have when we got saved. Yung ating pag-aawitan, yung ating pag-aalay ng papuri sa Diyos ay kanya nang tinatanggap. Okay? And that is the one, what, that's one of the many lies of the world na kung saan ay there is a general blanket statement na ang lahat daw ng tao ay papakinggan ng Panginoon. No, only those who are saved, who are redeemed. Okay? Yung binalot na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus, that the righteousness of Jesus Christ has been imputed to them. Okay? Naging anak na tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan na tawagin na anak ng Diyos. Okay? At isa doon sa pribileho na mayroon tayo right now, because the relationship has been restored, reconciled back. Yung original na pagkaka-create sa atin na ang purpose ay purihin, sambahin ng Diyos, naputol, nawalan tayo ngayon ng opportunity to do that, hindi natanggap yun ng Panginoon because of sin, noong na-reconcile tayo at na-restore yung relationship na yun, now, our Father hears our prayer, tinatanggap niya yung ating praises at yung ating mga pasasalamat sa Kanya at yung ating mga papuri para sa Kanya. And we praise and thank God for such a blessing na naiintindihan natin kung sino tayo ngayon. It is a positional doctrine. Okay? Kung sino tayo sa harapan na ng ating Diyos. Tayo ay Kanya ng mga anak. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them who believe in His name. Praise be to God for our second Friday sa ating prophecy series in the book of Daniel. Welcome po muli sa mga tagapakinig po namin online. Nawa po'y maayos ang inyong mga connection at maging blessing once again sa inyong lahat ang pag-aaral po na ito about the things to come and even those that have already been fulfilled, prophecies that have already been fulfilled. Today, the message is entitled, Daniel Views the Future. Tinignan, nakita, okay, ni Daniel ang mga mangyayari in the future, even though thousands of years na ang nakalipas nung ito po ay na-reveal kay Daniel. And mind you, itong prophecy na ito ay ginamit pa ng Panginoon, hindi mananampalataya, that God can even use unbelievers, God can even use a Gentile king in the name of Nebuchadnezzar to reveal this very important truths about the things that will come. Okay, nung sinulat niya ito, hindi pa nangyayari yung lahat, and then almost sabihin na natin na mga 80% noong na-reveal kay Daniel ay nangyari na. And so we are more blessed right now because imagine yung sinulat ni Daniel thousands of years, ang dami doon ay natapos na, nangyari na, and we are witnesses right now. Both written in the Holy Book plus yung actual na nangyari na siya historically, literally. And that should strengthen our faith. Lalo tayo ngayong nagtitiwala doon sa authority at sa infallibility of the Word of God that it will come to pass. So yung mga hindi pa nangyayari at dumarating pa, lalong na-establish sa ating heart na ito ay magaganap as God has proven na yung mga nasusulat ay marami nang naganap, marami nang na-fulfill. Amen? And that is the blessing to us coming from this book. So, the whole of chapter 2 ang ating titingnan. We will not read it now, pero sa ating pagpapatuloy sa ating preaching today ay dadaanan natin. We have spoken about the character of this person doon sa chapter 1 noong last week, if you can still remember, yung ating pinag-aralan yung character, yung personalidad, kung sino itong si Daniel. Okay, so today, after na makita natin yung character, godly character ng tao na ito, immediately God used him mightily. Okay? Upang maipahayag yun nga yung mga prophecies pertaining to those things to come. So, sorry. Hindi pa pala naka-prepare yung aking message. Sandali po. Okay. So,
Before we continue, may I ask everyone to please stand up as we open up in a word of prayer. Sa mga nakatagapakinig po namin, samahan niyo po kami sa panalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa araw po na ito. Thank you for allowing us once again to worship you and to praise you and to sing songs for you. Thank you that we have now the privilege, O God, to come to you, O God, through our Lord Jesus Christ. Mayroon na po kaming access sa iyong throne of grace. We can call you our Father. We can pray, we can talk to you, we can ask for your protection, your guidance, your blessing upon our lives. And most of all, we have the assurance that we can be with you in all eternity. Kapag natapos na po ang buhay po na ito, or dumating na po ang aming Panginoong Jesus, siya po'y aming kakatagpuin at makakapiling doon po sa lupang pangako in all eternity. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat din po sa libro po na ito, The Book of Daniel, Panginoon, that strengthens our faith. Salamat po doon po sa mga miracles, doon po sa mga prophecies of which marami na pong na-fulfill. At hinihintay po namin, Panginoon, ang katuparan. And whilst we're waiting, O God, it is not just a historical message for us or yung pong mga mangyayari in the context na magkaroon kami ng knowledge at magkaroon kami, Panginoon, ng kaalaman sa mga mangyayari, but it has to motivate us to continue to serve you at gamitin, Panginoon, ang mga kaalaman na ito, knowing na ikaw ay babalik, na kami po pong isang simbahan na kung saan ay patuloy na mag-aakay ng mga kaluluwa at magdi-disciple ng mga mananampalataya at kami makakakitaan ng katapatan upang pagdating ng oras na yun ay marinig namin sa iyong mga bibig. Well done, my good and faithful servant. Help us, O God, to be faithful in serving you. We praise you, O God, once again. At salamat po sa presensya ng mga kapatiran sa oras po na ito, even yung mga naka-online, nanonood po sa amin online, Panginoon, pagpalain din po sila. May mga kaluluwa po ngayon na hindi pa po ligtas. Panginoon, magligtas ka ng kaluluwa today. At patuloy na hamunin din ang mga Kristiyanong makakapanganik po ng mensahe po na ito. Forgive us of all unrighteousness. Use your preacher today as a channel of your blessing through the preaching of your word. In Jesus' mighty name we pray, His people will say, Amen. Please be seated. And by the way, pakisama po, patuloy na panalangin si Pastor Sinoy at ang kanyang may bahay, Sister Ivy, at sila po'y naapektuhan ng COVID right now. Okay? So, pakibanggit po ng mag-asawa. So, Daniel views the future. And then, we will look at this account of this book doon po sa chapter 2. Okay? Chapter 2 ng Book of Daniel. Now, ano ba ang mga foundational facts ng chapter po na ito? Alam na natin yung nangyari doon sa chapter 1, na-conquer yung Judah ni King Nebuchadnezzar. Siya yung hari nitong Babylonian Empire at that time. At kasama yung mga maraming teenager dito sa nakinuha ni King Nebuchadnezzar for the purpose of i-train sila. And then i-brainstorm sila, that later on gagamitin sila nitong king to be the counselors, to be the judges ng kanyang mga court, at mga matataas na posisyon ang kanyang nakikitang ibibigay niya sa mga kabataan na ito upang later on magamit sila to manage the entire Jewish nation. So ang kanyang strategy ay talagang very powerful na kung saan alam niya na ang bansa na ito, in order for him to lead them, makontrol is, kailangan kapwa din mga Hudyo ang maglilid sa kanila. And the best way to do that is to get this young, intelligent, good-looking, healthy physically, at mga anak ng mga princess, anak ng mga matataas na tao doon sa Juda, bibigyan niya na ngayon ng edukasyon, bibigyan niya na ngayon ng bagong pangalan, and then in an attempt na baguhin ang pag-iisip ng mga kabataan na ito upang balang araw even the loyalty ay ibigay sa kanya. So yan yung parang background noong nangyari dito sa chapter 1. But the problem na ating makikita dito sa chapter 2 is immediately after na-establish yung character ni Daniel, pagdating ng chapter 2, merong malaking problemang na-encounter yung king. Okay? Nagkaroon siya ng dream.
Okay, ang sabi dito sa verse 1, let's read together. And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled and his sleep break from him. Noong unang panahon, even in the time of the apostles, ginagamit ng Panginoon ang mga vision, ginagamit ng Panginoon ang mga dreams to reveal himself, to reveal his word. Gusto niyang ipaalam kung ano ang nais niyang ipaalam sa bansang Israel through the prophets. So gumagamit siya ng mga dreams and also ng mga vision. Sa kapanahon na natin ngayon, we are not supporting that idea. For the main reason that we already have the complete revelation of God. Yung 66 books, okay? It is so dangerous right now to claim that still he can see vision na ito ang sabi sa kanya ng Panginoon. Because God has allowed us to have the complete revelation now from Genesis to the last book of Revelation. So dito na tayo kumukuha ng anumang revelasyon ng Panginoon. Kompleto na siya. Okay? Wala na tayo ngayong kine-claim na nanaginip ako, ito ang sabi ng Panginoon na gawin natin. We base our faith and our day-to-day practice of our Christian living from the Word of God. Amen? Doon po, ito yung authority na ngayon sa ating pamumuhay. Both doon sa ating salvation, sa ating sanctification, and even doon sa paghihintay natin sa Panginoon, nakatingin tayo sa salita ng Diyos. And whenever we are in line with the Word of God, we can never be wrong. Because it is the source of the absolute truth, the Word of God. So may malaking dilema ang itong king na ito. Okay? Suddenly, itong very strong, powerful na hari is in a panic. Okay? Masyado siyang troubled, distressed dito sa kanyang panaginip. Okay? So somehow, it has to be a very special dream. It has to have a very powerful impact dito kay King Nebuchadnezzar. Alam natin na ito ay inalaw ng Panginoon through this king, dahil itong mensahe ng dream na ito ay importante, okay, right now on how we look at the world politics. Okay, number one, yung mga nangyayari ngayon sa paligid natin, nabibigyan tayo ng awareness. Mahalaga po, mga kapatid, isa sa mga encouragement sa atin, hindi tayo para manghimasok ng mahimasok doon sa politics, but at least we are aware of what's happening. Nakikinig tayo ng mga balita, tinitignan natin yung mga nangyayari sa mga ibang bansa, yung movement, both economically, both politically. Why? Because we see what's happening in the light of the Word of God. At naku-confirm sa atin that yes, palapit ng palapit ang pagbalik ng ating Panginoon. Okay? Mahalaga po ang mga prophecies na ito sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. We have to be aware. Okay, lampasan natin ang pagiging aware natin, not only in the context of our day-to-day job, ating pamumuhay sa pagtatrabaho, at pagpunta sa simbahan, and then that's it. No, naandito to sa salita ng Diyos upang tayo ay maging aware. Because it will strengthen our worldview at saka magiging matatag lalo yung ating pong stand doon sa mga impact ng mga nangyayari sa paligid natin. Okay. So he demanded that his advisors tell him what his dream. Sabi po doon sa chapter 2 verse 5. Let's read together. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. Sige po, continue. If you will not make known unto me the dream with interpretation thereof, you shall be struck down in pieces, and your house shall be laid down. The problem with this dream is hindi matandaan, hindi maalala nung hari yung kanyang napanaginipan. Okay? So ang kanyang gustong sabihin sa kanya nung kanyang mga counselors, nung kanyang mga magicians, nung kanyang mga astrologers is sabihin yung kanyang napanaginipan at ano ang interpretasyon doon sa panaginip na yon. You see the dilemma na inalaw ng Panginoon, okay? So that at the end of the story, iisang individual ang hahanapin at ang makakapagpo-provide ng kasagutan both doon sa kung ano yung napanaginipan at yung interpretasyon doon sa dream na iyon. Okay, so as no one can interpret the same, nakaantay na yung execution sa kanila because they could not interpret. Much more, they could not tell the dream itself.
Meaning, talagang napaka-impossible naman, di ba? Kahit pa sabihin na may katotohanan that they can interpret dream. Pero sabihin mo muna sa akin kung ano yun nga panaginipan mo at saka ko sasabihin sa iyo yung interpretation. But they cannot do that. Okay? So that is why nagbigay din ng decree si King Nebuchadnezzar, patayin silang lahat dahil wala ngang makapagbigay sa kanya ng dream itself and the interpretation thereof. Ye shall be cut in pieces and your houses shall be made a dunghill. Tapos doon sa verse 11, and it is a rare thing that the king requireth, and there is none other that can show it before the king except the gods whose dwelling is not with flesh. You see, it is a rare thing, kakaiba, na kung saan ang nire-require ng king isabihin nga yung kanyang napaniginipan and later on yung kanyang interpretation, because there is none that can do that. So nakita nyo, unang-unang in-expose ng Panginoon is the false counselors, yung mga false na magicians and astrologers ni King Nebuchadnezzar. Dito ngayon, ipinakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan that He alone can reveal the dream, He alone can interpret the same. Suddenly, na-expose ngayon yung mga kanang kamay ng king. The counselors, the magicians, and the sorcerers. They could not interpret the dream because why? They have their false god. Ang pinagkukunan nila ng mga kaalaman is a false god because they are pagan. Actually, ang historically, ang ginagawa pala ng mga counselors na ito ng king, because yung dream at that time is very common. Laging nag-a-ask ang mga king ng mga interpretation. Ang ginagawa nila, para silang meron ng database ng mga dream. So every time na mahihir nila kung ano yung dream, hahanap sila ngayon ng mga, tawag doon, reference. Yung mga pinakamalapit na panaginip na dream doon sa kanilang database, immediately meron agad silang sagot. At tuwan-tuwa naman yung hari kapag nagtanong, kasi immediately meron agad silang answer. Eh ngayon, ang problema dito, hindi nila alam mismo yung dream. So they were exposed. Sila na nga rin yung sumuko, ang sabi nila dito, except the gods whose dwelling is not with flesh. Sila na rin yung sumuko, so yung tinatawag nilang Diyos is a false god because hindi kayang i-reveal yung panaginip ng king. So the dream revealed to Nebuchadnezzar was a direct revelation from the true and living God. So kung iyon man i-interpret ng ating buhay at tunay na Diyos, kailangan niya ng godly person para i-interpret yun at sabihin yun sa king. Now, we can see the very reason why it was Daniel who can interpret God's direct revelation. Bakit si Daniel ang napili? Nakita natin yun last week. Nakita natin yun sa chapter 1. Ano natutunan natin last week? First and foremost, Daniel has a clean heart. Daniel is consistent in his Christian life. And Daniel has his confidence in God alone and His Word. The main verse na ating binasa noong last week is chapter 1, verse 8. Let's read together. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. The main phrase, pinakamahalagang phrase na ating natutunan is yung, but Daniel purposed in his heart. Okay? A young teenager, okay lang yung name. Pinalitan ng kaniyang pangalan na Daniel by the name Belteshazzar. Okay? Inililink ni King Nebuchadnezzar doon sa kanyang mga false god din, mga Gentile god, yung pangalan ng mga kabataan na to. Ang kahit kala Daniel, okay lang, even if you change my name, you cannot change my character. You cannot change my godly character. Pangalawa, yung education. Okay? Yes, I can learn all the academics, the physics, and the mathematics, but when it comes to the theology, mga worldly principles, I have to verify and check that against the Word of God. So para sa ating mga nag-aaral, tayo rin yung mga nag-aaral, kuhanin natin yung mga learning na magagamit natin for our day-to-day living and our attempt to glorify God in our life. But when it comes dun sa mga katuruan, sa eskwelahan na tinatouch, violate the very Word of God, we have to throw those things palayo.
Okay? So kaya kala Daniel, walang kaso yon. I can learn the language of the Chaldean, I can learn that culture, but that could not change me as a godly person. But when it comes to the lifestyle, yung pagkain ng king, di ba? He said no. Why? Unang-una sinabi doon sa Old Testament, alam niya na kung saan ang sabi ay huwag kayong kakain ng mga pagkain offered sa idol. And they know that the food na kinakain ni King Nebuchadnezzar is offered to idols. Hindi yun about the food itself, pero alam ni Daniel of the danger. The strategy of King Nebuchadnezzar is that every day kang papakainin, therefore, sila Daniel ay magkakaroon ng sense of, parang sense of VIP treatment. Na palagi silang kakain ngayon, ang kanilang iisipin ay they are so special in the sight of the king. So pagdating ng time that King Nebuchadnezzar will ask or will ask them to do even things that will violate their belief in the true and living God, magko-compromise sila. Because their flesh ay nasanay na doon sa pagkain ng king's meat, they will be compromised in their godly character. At alam ni Daniel, because Daniel is a man of the Bible. Yung verse na binasa natin, si Daniel ay binabasa ang kanyang Biblia. He is reading the prophecies of Jeremiah. Alam niya na inutos doon sa Exodus as a Deuteronomy na kung saan na hindi sila kakain ng pagkaing offer sa idol. And so, kita natin yung isang pattern. When it comes to deciding doon sa buhay natin, kapag nakikita natin na iyan ay taliwas doon sa salita ng Diyos, we have to make a bold decision, just like Daniel. And when we do that, God is honor at nakakasigurado tayo na kung saan tayo ay nasa tama, even though yung karamihan sa paligid natin says or views the opposite. Kasi minsan, gusto natin sumunod lang sa agos, tama? Akala natin yung mas marami, yun ang tama. But no, we have to look at the Bible. Diba yung decision na yun ni Daniel, siya lamang at saka yung tatlo niyang kaibigan. Many of whom ay nag-give in dito sa lifestyle na ito by eating the king's meat. At pinatunayan ng Panginoon na yung decision na yun ni Daniel, because that is right, that is pleasing unto God, sila at saka yung tatlo niyang kaibigan ang nakitang mas healthy after 10 days without eating the king's meat. So na-establish ang godly character ng tao na ito. And so when it comes to the interpretation of this godly revelation, yung mismong dream na kung saan ay mahalaga sa propesya doon sa mga mangyayari in the future, alam ng Panginoon kung sino ang nararapat na mag-interpret. And that is none other than Daniel. Because of his being a person with a godly character. And the same godly character of Daniel has once again been shown dito sa chapter 2. Now they know that they are facing death threat. Kasi nga, nag-decree na si King Nebuchadnezzar, di ba? Dahil walang makapag-interpret, patayin lahat yung mga counselors. Eh, kasama sila doon sa mga counselors ng king. Okay? Kaya pagdating dito sa verses 14 to 18, okay, salitan po tayo, I will read 40, mahaba-haba kasi itong mga verses na ating babasahin. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone for to slay the wise men of Babylon. Kayo po sa 15. Okay, verse 16, then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the king known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions. Sabay-sabay po tayo that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Okay, so nakiusap si Daniel at alam natin, di ba, doon sa chapter 1, sabi doon, they are 10 times more wise than the other, even doon sa mga counselor ng king. Kaya pinagkatiwalaan na agad si Daniel na maging governor ng province, damay pa yung tatlo niyang kaibigan, tama? So that is why, kita nyo, in this time, nakinig din si Arioch. Bakit ba nagmamadali ang king na patayin lahat ang mga wise men? Sabi niya, bigyan niyo muna ako ng ilang panahon. Okay? At ipinaharating iyon ni Arioch doon sa
king. But when we say that Daniel is a man of a godly character, immediately, kita nyo, simple pattern, matututunan natin, but it is a very powerful pattern. Ano agad ang ginawa ni Daniel? Kasama niya pa ngayon ang kanyang tatlong kaibigan na out of the 70 teenagers sila yung nag-stand against eating the king's meat. Tama, si Hananiah, si Mishael, tsaka si Azariah. Shadrach, Meshach, Abednego, yung ipinalit sa kanilang name. Saan sila nag-turn in the time of crisis? Sa Panginoon, tama. Saan sila nag-turn? Sa prayer. Sabi dun sa verse 18, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret. Simple pattern. In the time of crisis, sometimes tayo nagmamadaling masolusyonan agad yun with our human effort. Ang pinag-uusapan na dito is death na naman, threat. Ang gusto ni King Nebuchadnezzar, patayin lahat yung mga wise men because walang makapag-reveal ng kanyang dream. Saan nag-turn? Si Daniel. Unang-una, nagpunta sa kapwa mananampalataya. Amen? Kainino tayo humahanap ng advice when we have human crisis? Sad to say, unfortunately, mas gusto pa natin minsan magpunta sa unbeliever. Yun yung isang nagiging pagkakamali natin. Saan tumakbo si Daniel? Sa kapwa niya, mananampalataya. Kainino, sabi doon sa verse 17, then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, to Mishael, and Azariah, his companions. At ano ang ginawa sa verse 18? That they would desire mercies of the God. They pray together. You see? Simple, pero minsan hindi agad natin may-apply. When we have many immediate issues ng buhay natin, we come to panic. And when we panic, gusto natin ngayon, nagmamadali tayo to strive in our human effort na masolusyunan yung mga issues na yun ng ating buhay. Amen? And this is a good pattern that we ought to consider. Stay put. Tumawag ka sa kapwa mo mananampalataya. Sa simbahan ay may panalanginan, pumunta ka. Ibahagi mo ang gusto mong ipanalangin at ang iyong issues man sa iyong buhay na kung anong mayroon ka. Let them pray for you. Pray together and ask the mercy and the grace of our God. Parang kung si Daniel tayo at yung tatlo nilang kaibigan, napapatunayan na nila day to day ang mga miracles ng Panginoon, and yet palaging ganun pa rin ang kanilang consistent approach. Pray to God. Pray to God. It is always better to pray than to panic. Tama? It is always better to pray than to panic. We are all guilty of that. Lalo pa kapag ka meron talagang immediate na hindi natin na i-expect na crisis sa buhay. Tama? Talagang nagmamadali tayo na masolusyonan agad with our human effort. But there will always be a time that let us just be quiet, be still, and know that I am God. And much more, get your fellow brethren kasama manalangin. Sabihin sa kanila. At tayo naman na pinagsasabihan, be open, be welcome, be welcoming. When we promise that we will pray for you, Brad, we will pray for you, sis, make sure that you really pray for him or for her. But that is a Christian pattern na kung saan noon pa sa Old Testament. When there are many panics and many issues of life, instead of panicking, turn to God in prayer. Bring the issues with your fellow Christian. Now, patungkol ba saan ngayon yung dream? At yun ang tema ng ating prophecy series. Patungkol ba saan yung dream na ito? First in our point this afternoon, it is the information about the kingdoms of the earth. Okay? Kaya sabi ko, may kinalaman mahalaga yung mga political movement, economical movement na nangyayari sa ating paligid. Upang hindi tayo masyadong secluded lamang in our day-to-day personal concern. Mahalaga po na tayo ay aware din sa nangyayari sa ating paligid. The king's dream is revealed to Daniel. Sabi po sa verse 19, let's read together. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Yung verses 20 to 22 naman, tuloy natin.
Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. And He changed the times and the seasons. He removed kings and set up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with Him." Ano yung sabi nating pattern na simple? May issue, hindi nagpanic, punta sa kapwa mananampalataya, they prayed together. At nung sinagot ng Panginoon, ano yung common agad na response? Basic, thanksgiving. You see? Prayer with fellow brethren, kapatid mo sa pananampalataya, at pagsagot, huwag kalimutang ipagpasalamat agad. At paano yung prayer na ito ni Daniel? Huwag natin kakalimutan sa panalangin natin, anuman ang sagot ng Panginoon, He will never cease to be a sovereign God. Tama? Kung hindi man sinagot ng Panginoon ayon sa gusto nating kasagutan, hindi nag-cease na pagiging sovereign God niya. Kaya tignan niyo yung mga binanggit ni Daniel. Although sinagot talaga ang panalangin ni Daniel, inireveal sa kanya yung dream. "And He changed the times and the seasons. He removed kings and set up kings. He gave wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. He revealed the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with Him." Parang panalangin, ikaw lahat ang nakakaalam, Panginoon. Ikaw ang naglulukluk ng mga gobernador, ng mga presidente. Ikaw ang may control ng sovereignty mo, ay control ang buong mundo. And that is an important prayer, mga kapatid. Yung sinabi ng Panginoong Jesus, ganito dapat ang inyong panalangin, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." Sa pagsisimula din natin ng panalangin, banggitin natin ang katotohanan nito, ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang nagtalaga ng lahat, gobyerno sa buong mundo. Ikaw ang nagluklok, ikaw din ang may kakayanang magtanggal. Upang ma-instill sa ating heart how mighty, how powerful ang ating Diyos. Amen? He is not limited to human power. He is above all. So anuman therefore, ang sagot sa panalangin natin, He doesn't cease to be a sovereign and powerful God. And that comforts us. That gives us confidence. Hindi man nasagot yung actual na hinihiling natin sa Kanya. Alam natin na mas maganda ang kasagutan ng Panginoon. Amen? Because of this statement that Daniel is referring to. Imagine ninyo, prayer agad, kasama ang kapatid sa pananampalataya, and then pagsagot, anuman ang kasagutan, thanksgiving. You are a sovereign God. Mas maganda ang lahat ng iyong desisyon sa aking buhay. Amen? Amen? And that is a very beautiful pattern. Kaya, mahalaga ang panalanginan nating magkakapatid. Can I have an amen? Amen. That's why we encourage everyone. Kaya nating manalangin sa bahay lamang, yes. But this has been the pattern of God ever since. Both in the Old, both in the New Testament, ang sabi sa Book of Acts, "And they continued steadfastly in apostles' doctrine and in fellowship, in breaking of bread, and in dulo, and in prayers." Let's have this in us. It's not just about yung pwede naman ako manalangin na lang na mag-isa. But ito ang provision sa atin ng Panginoon. We pray with one another. And when you receive the answer, immediately praise and thank God. Have the testimony. Publicly say that God answered the prayer. "Thank you, O Lord. You are a sovereign God. You are an almighty God." Daniel gave thanks for an answered prayer. Ang dami, mas marami pa nga ang verse ng pagpapasalamat agad ni Daniel. Rather than sa request, look at verse 23. "I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who has given me wisdom and might, and has made known unto me now what we desire of thee, for thou hast now made known unto us the king's matter." Isn't it na iyon ang dapat palagi natin panalangin, wisdom? Amen? If the wisdom is coming from God, do you think, sa tingin ba natin yung ating mga decision on a day-to-day basis? Tama iyon. If the wisdom of God is being revealed to us. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ask of God's wisdom. Ay binibigay niyan liberally sa atin to those who ask for
wisdom. So having a godly character, praying with his fellow brethren, immediately thanking him for the answered prayer, kinikilala ang sovereign God of in his life. Pagkatapos ng lahat na yon, doon na yung paghakbang. Tama? Then we step. Alam na natin ngayon ang mensahe ng Panginoon, ipinag-pray na natin ang kanyang kalooban, inireveal sa atin ang kalooban ng Panginoon. Ano nang susunod? Humakbang na tayo sa pananampalataya. Ano ang ginawa ni Daniel? Kinausap na si King. Isn't it that that is a very beautiful pattern? Amen. Sa ating Christian life. Amen? You have a godly character. You pray with your brethren. When God answer, whatever the answer, you give thanks, and later on, oras na para humakbang doon sa malinaw na revelation sa atin ng Panginoon. Ito yung mahaba, verses 24 to 30, salitan po tayo. Therefore, Daniel went in unto Arioch, whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus unto him, destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will show unto the king the interpretation. Bago tayo magpatuloy, you see the authority, the confidence, the power na galing sa Panginoon through this man. Stop mo muna, itigil mo muna, Arioch, yung pagpatay dun sa mga wise men of Babylon. Dalhin mo ako ngayon kay King, and I will show unto the king the interpretation. Hindi natin ibig sabihin na magiging parang Daniel tayo speaking to presidents and kings. But the mga taong nakakaharap natin sa araw-araw is an equivalent of a king or a president or a big person. But look at the confidence that Daniel has. Saan nagmula? Sa karakter lamang na kung saan na-build sa kanya as a God-fearing person, a prayerful person, a person who has a heart of a gratefulness and thankfulness to our God, and then later on, stepping by faith doon sa gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. Kayo po sa verse 25. Then I went from Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man in the captives of Judah that will make known unto the king in the interpretation. The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, art thou able to make known unto me the dream which I have seen and the interpretation thereof? Daniel answered in the presence of the king, he said, the secrets which the king hath demanded cannot the wise men, the soldiers, the magicians, and the slayers do unto the king. But there is a God in heaven that revealeth secrets and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed are this. As for thee, O king, my thoughts came into the man upon thy bed. What shall come to pass thereafter? He that revealed secrets make it known to thee, what shall come to pass. But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. You see the blessing doon din sa hindi mananampalataya na nangyari kay Arioch. Nung narinig yun ni Arioch, anong ginawa niya? And Arioch went to the king in haste. Nagmamadali din. Kasi hindi naman talaga gusto ni Arioch na patayin lahat yung mga wise men of Babylon. So when he heard this statement from Daniel, wala kang gagalawin, wala kang papatayin mga wise men, idalhin mo ako sa king takbo si Arioch. Pero siya ang inutusan ni King Nebuchadnezzar na patayin lahat ng wise men. You see the blessing when we are in right with God, prayerful, thankful, stepping up by faith, that's the impact even to unbelievers. At nakinig si Arioch. Why? Kasi nakita niya na ang profile ni Daniel before. Alam niya ang naging istorya na hindi kumain ng king's meat and yet sila yung mga healthy, tapos pinagkatiwalaan ng king na parang right hand as a prime minister. So therefore, testimony upon testimony will become a blessing to other unbeliever sa mga hindi mananampalataya. Amen? When we establish a godly character in our life, hindi na ngayon lang blessing for us personally. We become a mighty and powerful blessing also to others. That our integrity and the integrity of our God will speak to them.
Napaniniwalaan nila ngayon ang mga manggagaling sa ating bibig because of the testimony of God through our lives before. Amen? At yun ang na-establish ni Daniel. Kaya nung pagsabi niya, takbo si Ariok, stop. And then dinala siya ngayon kay King. And the humbleness in the heart of Daniel. Nung humarap na kay King, hindi niya sinabi na, ito ang interpretation ko. Ito ang interpretation galing sa aking Diyos. From my God. Noong binanggit niya ang interpretation kay King. Now, the dream is all about the image of gold, silver, brass, iron, and iron mixed with clay. Let's read together, chapter 2, verses 32 to 33. The image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. And here is the interpretation of the king's dream. The precious metals talk about, it points to the kingdoms on the earth. Yung mga nakalipas na ng mga kaharian. Okay? And we are looking at the last na hindi pa nangyayari. Okay? Now, ano yung interpretation na yun? Tumahaba ulit, salitan tayo. This is the dream and we will tell the interpretation thereof before the king. Kayo po sa 37. Thou, O King, are the King of Kings, for the God of heaven hath given thee the kingdom, the power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven, had he given unto thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. And after this, the latter has a kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. So revealed na yung gold, existing na. Si King Nebuchadnezzar na yung gold. Siya yung kingdom at that time. Babylonian Empire. When we talk about this empire, we talk about ruler ng buong mundo. Hindi lamang ito certain nation. We are talking of world empire. Okay? So, during that time, si King Nebuchadnezzar and the Babylonian Empire ang sumasakop sa buong mundo. So, yung dream, yung gold pertaining to King Nebuchadnezzar. And then may susunod, made of brass. Ang sabi doon, another kingdom. Okay, sa 40. And the fourth kingdom shall be as strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces, and subdued all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. Kayo po sa 41. And whereas thou sawest of heathen foes, part of apostasy, part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of strength as iron, for as much as thou sawest with iron is fixed in my clay. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with my clay, they shall be mingled themselves in the seed of men, and they shall not leave one of another. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. 45. For as much as thou sawest that the stone was cut out, sige po, patuloy. Okay. Head of gold, itong kalagitnaan, made of silver, itong belly and thigh, made of brass, and then the legs, made of iron, at yung paa, with 10 toes, mixture ng iron and clay. Okay. Sino yung head, yung gold? Si King Nebuchadnezzar, yung Babylonian Empire. Ano ang sumunod historically na nangyari na sa Babylonian Empire? Yung Medo-Persia. Yung Persia yung ngayon ay Iran. Diba? Medo-Persia sila King Darius, Cyrus and Darius. So, yun yung silver sa kalagitnaan. Ano ang sumunod na kingdom o empire na sumakop? Worldly, yung Greek Empire, si Alexander the Great. Yung Greek Empire. At yung mahaba, yung Rome. Roman Empire, yung iron. Di ba, palagi ang tawag sa Roman Empire is yung mga Caesar nila is nagru-rule sila with an ironclad. Okay? So, however, yung dulo, yung toes, yung may 10 daliri, ay mixture ng iron at saka ng clay. Titignan natin mamaya. So, yung apat, nakalipas na. Tapos na ang Babylonian
historically revealed it. Hindi maitatago ang katotohanan na yan. Tapos na ang Medo-Persian. Tapos na rin ang rule ni Alexander the Great, ang Greece. Tapos na lalo ang Roman Empire. Yung legs na mahaba, dahil ang Rome ang may pinakamahaba na reign over all this empire. Tama? Almost 500 years na nag-reign ang Roman Empire, if I'm not mistaken. So, lalong blessed tayo right now to know these truths. Imagine noong time na yon, si pangalan to, si Daniel, ang nawiwitnessan niya pa lamang is yung gold. Yung Babylonian Empire. Hindi niya pa alam yung mangyayari ng Medo-Persia, hindi niya pa alam yung Greek, hindi niya pa alam yung Rome. Although, pagdating sa Medo-Persia, na-extend ang kanyang rule. In-extend ng Panginoon ang blessing sa kanya, natapos ang Babylonian, siya ay naging prime minister din ng Medo-Persian Empire. Tama? Na-experience niya. But what a blessing to us to understand na nangyari ng lahat ang mga prophecies na ito. Amen? And it is here, in the book that we are reading, ang salita ng Diyos na na-reveal sa atin. So the information about the kingdoms of the earth, yun yung tema ng panaginip na na-reveal kay King Nebuchadnezzar. So about the kingdom of Christ is the next insight na ipinaalam kay Daniel through this dream kay doon sa verses 44 to 45. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass thereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure. Natapos na yung four kingdoms. Natitira na lang is yung toes, yung mix ng clay and iron. Pero anong sabi dito? Merong stone na ikakat sila lahat. Nagigibain sila lahat into pieces, will destroy all of this. Kasama na yung darating na future kingdom ng mixture ng iron and clay. Okay? At kung sino yan, makikita natin mamaya. Pero sino tong stone? Sino tong stone na to that can destroy all the kingdoms? Look at Psalm 118 verse 22. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. And in the book of Corinthians, sino yung headstone of the corner? Jesus Christ himself. Now, kailan na-establish yung European Union? I don't know the exact date. Ilang countries sila nung na-establish? I don't know, ilan ba? 5 or 6 muna? Okay? And when you see the Roman Empire, di ba, mixture ng iron and clay. Therefore, may part yung Rome. Originally, ang Roman Empire, when you say Roman Empire, it's the whole of Europe. Hindi lamang yung Italy. Pag sinabi mong Roman Empire, it is the entire Europe. Kaya sama-sama sila. So when you have that European Union composed of the many nations in Europe, Germany, France, Netherlands, Italy, Germany, di ba? The rest. Iyan yung pinapatungkulan na Roman Empire na balang araw ay mai-establish at magiging malakas muli. But ang sabi dito, it's a mixture of iron and clay at siya'y sampu. Therefore, hindi nag-iisang ruler lamang. Siya ay composed ng 10 mga presidente, prime minister, or king. 10 nation na sama-sama. Pero ang tanong natin, Pastor, ngayon mahigit 20 yata sila. It doesn't matter. Sa pagbabalik ng Panginoon, they will be what? 10. Maaring iba'y mag-aalisa na o mag-jojoin yung mga country. Tama? So after ng Roman Empire, yung complete na iron, may mga sumunod ba na empire na kayang sakupin ang buong mundo? In the history of our world, the British Empire, pero hindi niya nakuha ang masakop ang buong mundo. Tama? Akala natin during World War 1 and 2, Germany ay makakayang sakupin ang buong mundo pero hindi rin nakaya. Natalo sila sa World War 1, natalo sila sa World War 2. Sino ngayon ang merong kakayanan na maging world empire? US? Pero the decline right now is so massive.
I don't think that they can. Okay? So at the end of the day, we are still looking at the iron and clay mix, yung sampung toes composed of sampung mga kingdoms, sampung presidents, sampung nation. Kung kailan mangyayari yung sampu na lamang silang matitira later on, it remains to be seen. But that is the final kingdom na ating hinihintay o darating in that last time na kung saan ay babalik ang ating Panginoon, that He will destroy finally this final kingdom. And pagbasa natin ngayon sa Revelation, it is prophesied the same by Apostle John. Okay? Pagdating doon sa Revelation 13:1, let's read together. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. When you talk about the 10 horns, it is the same as the 10 nations or the 10 countries. Kaya siya parang weak na iron and clay, kasi nga dahil 10 ang leader, walang nag-iisang leader, mahina. Malakas siya in terms of iron kasi doon siya manggagaling sa Europe, talking about the Roman Empire. Pero kapag ka ba 10, iba-iba ang isip, di ba? Mahina ang kanilang decision making. Kailangan mo ng maraming political capital para mo mapauo ang lahat. Unlike kung isang king lang ang nagli-lead, kapag anong sabihin niya, katulad ni King Nebuchadnezzar, yun ang masusunod. Patayin lahat yung mga wise men, gagawin nila. Kaya yung mixture niya ng iron and clay somehow is illustration that this final kingdom is weak because of that realization that they are governed by 10 different minds, 10 different personality, 10 different nations, 10 different leaders. Ang sabi dito kay ng Revelation kay Apostle John, they are 10 horns. When you say 10 horns, 10 nation. Okay? And then, doon naman sa 17, 12 to 18, salitan po tayo. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings. You see? 10 leaders or 10 presidents. 10 prime ministers. Which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. 14. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for He is Lord of lords and King of kings. And they that are with Him are called and chosen and faithful. Yung bang apat na kingdom ng Babylon, Medo-Persia, yung Greek at saka yung Rome, sila ba'y nakipag-war kay Jesus Christ before? Di ba hindi? Pero itong final kingdom, ang sabi dito, they will make war with the Lamb. So therefore, hindi pa dumarating. Tama? Because at that time, sa pagbabalik ng Panginoon, yung final war. At sino ang final war involved dito? Jesus Christ as the Lamb, and the 10 horns or the 10 kings or yung 10 nations or yung 10 toes composed of the clay and iron. Alam kong medyo komplikado ang ating pinag-uusapan, mga kapatid. But I hope and pray that right now, what we can see with an open heart is the power of the Word of God na ating na-witnessan right now, na ating nababasa, na ating naririnig, na ating nakikita sa ating paligid. At that final day, there will be that final war between the Lamb and the 10 kings, which is the 10 toes also doon sa Book of Daniel. In verse 15, and he said unto me, the waters which thou sawest where the whore seated are peoples and multitudes and nations and tongues. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, this shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. For God hath put in their hearts to fulfill His will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. The revelation of God through Apostle John just confirmed what has been prophesied in the book of Daniel. At ito yung hindi pa dumarating. Ito yung mangyayari in the future. Kung kailan, we don't know. Amen? Kung kailan mangyayari, we don't know. The realization of these truths na ating nakikita, mga kapatid, sana'y iisa ang mensahe sa atin. Kaya tayo nagpapatuloy sa ating gawain. Kaya tayo ngayon ay nananalangin, kaya tayo ngayon ay nagsusumikap na mawin ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, is because of this truth, one day, there will be judgment
Jesus Christ will come. And He will fulfill all the prophecies. The Bible says, no jot, no single dot or prophecy ang maiiwan na hindi napupulfill. Lahat ay mapupulfill when the Lord Jesus Christ comes. And the stone, na sinabi dun sa chapter 2, it will break the iron and clay to pieces. Sabi dun sa 34, the sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. Who is that? The God of heaven, who will set up his kingdom in Revelations 19. And it will be a forever kingdom, eternal, and it can never be destroyed. Sino ang kasamang magre-reign at that time? Tayo. Na mga mananampalataya. Amen? Tayo ang kasamang magre-reign ng ating Panginoong Jesus. So we see the information about the kingdoms of the earth. We see the kingdom of Jesus Christ who will destroy the final form. Yung 10 horns, yung 10 toes, yung 10 kings, yung 10 nations that will be formed in the last days. At doon, manggagaling yon doon sa lugar na naandoon ang Rome. Naandoon yung iron kingdom na binanggit doon sa book of Daniel. And when we talk about that, it is the complete place na involved ang Roman Empire at that time. And we are talking about Europe. Now, ano ang naging impact ng lahat ng binanggit na ito ni Daniel kay King Nebuchadnezzar? The impact on the king of Babylon. In 46 to 49, let's read together. Then the king of Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts and made him ruler over the whole province of Babylon and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he said, Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. Ano naging mistake ni King Nebuchadnezzar? He worshipped Daniel. Sabi doon sa verse 46. Isn't it that this is the same admonition ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, verse 25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever and amen. But he has a correct conclusion. Ang sabi niya doon sa verses 47, the king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods, Lord of kings, and revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Mga kapatid, ang lahat ng pinag-uusapan natin, although parang controversial, complicated, historical event, ang purpose ng ginagawa ng Panginoon ito is always to showcase His mighty power. Amen? Huwag nating kakalimutan sa buhay natin iyon when we are in the most deepest troubles, issues of life na parang wala nang sinasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Puro problema upon problema, karamdaman upon karamdaman, issues upon issues. Kaya natin nakikita ang mga bagay nito is for us to understand. Isino-showcase palagi ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Amen? Ang kanyang dakilang pangalan ang itinataas. That even the powerful king in the person of King Nebuchadnezzar will finally conclude, your God is the God of gods, Lord of lords, revealer of secrets. Ang sabi kanina noong mga wise men, hindi namin kayang interpret ang iyong dream kasi ang makakagawa lamang niyan ay Diyos. Therefore, they have their false God. They surrender themselves to the true and living God. At sino yon? The true and living God of Daniel. Isn't it that the God of Daniel is our God as well? Ang ating Panginoon, ang issues ng Panginoon is more than the issues of this life, mga kapatid. Yun ang hamon natin sa ating sarili. Ang issue ng Panginoon is more than the issues of this present life na kung saan ay matatapos. It will end one day.
gustong ipaliwanag at paalam sa atin ng Panginoon ang talagang issue niya is eternal issues. And we have a pattern right now in the life of Daniel. Napakagandang hamon na kung saan ay involve natin ang ating sarili. Let's have a godly character. A person in prayer. A person na kung saan ay may palaging trust and confidence sa Diyos. Pinagtitiwalaan ang kanyang salita. Exercising faith. After na na-reveal ang salita ng Diyos, naintindihan niya ang kalooban ng Panginoon. Hahakbang sa pananampalataya upang hindi mapatunayan na siya'y malakas, na hindi mapatunayan na siya'y matalino, kundi ma-showcase yung kapangyarihan ng Panginoon. Yun palagi, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Amen. That's why we have that prayer last night, yung ating prayer vigil. That I have invited everyone to come. We pray for revival sa atin, yung mga puso natin. Na-impute sa atin ng Panginoon yung courage na ma-showcase yung kapangyarihan niya through our lives. Ini-involve tayo ng Panginoon doon sa kanyang pagpapakita sa buong mundo how powerful He is. Yun ang issue ng Panginoon, mga kapatid. Not the temporal issues of our life, but the eternal things. Na yung mga tao na kapaligid sa atin will finally say, yung ating Diyos ang tunay na Diyos. Amen? And it can only be showcased when we, like Daniel, starts by desiring a godly character, trusting our God, putting our faith in His Word. At doon tayo nagagamit ng ating Panginoon. Basic yung criteria, but so difficult to do. And that's why we need God's grace, mercy, God's help. Napakaganda ng karakter nitong tao na ito nung nakita natin that he's just 17 years old nang lahat ng kanyang mga desisyon na ito ay kanyang nagawa. Therefore, incapacitated siya in human context. Malayo pa sa mga pamilya, tama? Walang matatawagang nanay at tatay para humingin siya ng guidance dun sa kanyang didesisyonan. Pero ang pinagbasihan lamang ni Daniel, yung salita ng Diyos. We may be away, darating ang time, even yung ating mga anak. Tayo mismo malayo sa ating mga magulang. Wala tayong makukuhanan ng mga advice, literally na maririnig natin. But isn't it that the most powerful source of advice na meron tayong pwedeng takbuhan, iisa lamang. We can be alone. Mangyayari ang sitwasyon na maaaring nag-iisa tayo time to time. But that's the confidence. How close are we dun sa ating Panginoon? Sana hindi natin ma-miss yung pangungusap ng Panginoon, yung kanyang mga senaryo na ipinakita sa atin. And the pattern where we can have the power of God showcased through our lives. That's the issue, mga kapatid. Ito ang issue ng Panginoon. Are we willing na ang kanyang kapangyarihan ay ma-showcase sa ating buhay? And when we do that, hindi lamang tayo ang napagpapala. Actually, yung taong nakapaligid sa atin, nadadamay sa pagpapala ng Panginoon. Even unbelievers, even a king like Nebuchadnezzar will say, yung Diyos mo, ang Diyos ng mga Diyos, the God of gods, the King of kings, the Lords of lords. So how are we with regards to our understanding of God, His Word, His revelation? Daniel has this. He was able to inform us of this prophecy, and it happened already, some of which happened already. We are just waiting for that final form of kingdom, which is about to come. At nakikita natin na unti-unti siyang nasi-shape up sa ating paligid. And what we can see here is that this final form of government still will be crushed and destroyed by that stone na binanggit, who is none other than the Lord Jesus Christ. Amen. Imagine, kasama tayo ng Panginoong Jesus na magre-reign in the future. Yung ating Panginoong Jesus ang may kakayanan na i-crush ang evil, i-crush lahat
ng powerful kingdoms of this world. And imagine the impact when God used our lives, the impact of which to a king, to a person na nakapaligid sa atin. But most of the time, nahihinder ang mga bagay na yan. Alam nyo ang pumipigil, ang sabi ni Isaiah sa 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear." It's always our sinful heart, our selfishness, the wickedness we have, yun ang palaging umaawat sa pagkilos at sa paggamit ng Panginoon sa ating mga buhay so that we can be an impact to the King Nebuchadnezzar's surrounding us. With that, may I ask everyone to stand up and let us go to the Lord in prayer. Karoon po tayo ng maikling self-examination right now. Last night, we have prayed for revival. Revival ng ating mga puso. Nagkukulang na tayo mga kapatid, tayong lahat ay guilty in front of our God, na pagtiwalaan ng ating Diyos, lalo na ang kanyang salita. We become so trusting in human ways. We become so trusting in ourselves. We become so trusting in other people. Sometimes, mga hindi pa mananampalataya. Ang mas gusto nating kuhanan ng advice, ang gusto nating kuhanan ng mga guidance sa pamumuhay natin at sa mga desisyon nating gagawin. Where in fact, the Word of God is always accessible sa bawat isa anytime na ating buklatin at basahin. But sad to say, and it's unfortunate, mas gusto nating kuhanin ang guidance, ang mga advices na ito from other people, from other sources, from the majority of multitude of men na mga hindi mananampalataya. Nakita natin ang simple criteria on how to be a powerful impact just like Daniel. Last week, we have seen him as a person of the Bible. May I encourage everyone right now, gaano na po kapatid, mga kapatid, ang ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salitang inire-reveal sa atin. How are we in our Bible reading? How are we in the application of the same? How are we in believing that when we are in line with God's Word, we can never be wrong? Because we have God on our side. Gaano na ang kagutuman natin doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos at yung pagbibigay ng pananampalataya at paniniwala na ito ang tama at ito ang ating susundin. Then and only then that we can have an impact just like Daniel. He is consistent. Ang salita ng Diyos ang kanyang pinagbabasihan sa kanyang mga desisyon. He's far from his parents at that time. He's young. And yet, he was able to show that impact to a king because he is in line with God's Word. May we have that prayer today, mga kapatid, sa amin pong mga tagapakinig. A challenging prayer. Gaano na po ang ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang revealed word? God wants to showcase His power through our lives. Gusto ng Panginoon na pagpalain yung mga taong nakapaligid sa atin, lalo na ang mga hindi mananampalataya, upang sila'y maakay sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating consistent Christian life. And it will always start with a contrite, humble heart of a Christian running to God, running to the Bible, running to His Word, that when there are issues of life, we are not panicking,
But we run to God. We run to fellow brethren. We will pray together. And when God answers the prayer, we will utter from our mouth, anuman ang sagot mo, Panginoon, you are sovereign. You are powerful. You are mighty. Mas maganda ang sagot mo kaysa doon sa gusto kong mangyari sa aking buhay. Can we honestly utter those words to God? Anuman po ang mangyaring sagot mo ay aking tinatanggap. Ako'y naniniwalang ito ang makakaganda sa aking buhay. Can we have that honest prayer today, mga kapatid? Gaano na ang impact ng salita ng Diyos sa atin? Gaano na po ang pagpapahalaga natin doon sa ating panalanginan? We can be in the church, pero malayo ang ating puso sa Panginoon. We prayed last night for God to change the priorities na mayroon po tayo. We ask for God's help na ibalik yung ating weeping heart, yung init ng ating paglilingkod sa Kanya. God's issues are always eternal issues, not this present life, mga kapatid. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na sa mga mensahe pong aming maririnig patungkol po sa mga prophecies, it may be informative, complicated, interesting, but may we see the true message behind sa mga sermon na aming makikita about prophecy. It is you who want to showcase your mighty power, your mighty hand, that your name be exalted above everything that we can learn of, that we can witness of. Lahat ng mga matutupad na mga propesya, it is for you to showcase your name and your great and mighty power. Bigyan kami ng puso na may kagutuman, Panginoon, sa pag-aaral. That we desire doctrine. Na gusto po namin lumalim sa pananampalataya. Sometimes we are just consumed with the day-to-day affairs of our temporal life. Tulungan kami, Panginoon, na makita ang mga katotohanan to in the light of urgency as well. We are all consumed, O God, with the temporal things of this world. Nakatimutan na po namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan at ang tunay na kadahilanan ng iyong pagliligtas po sa amin. We become so selfish, O God, na ang aming pong sarili ang amin lamang concern. Nawala na, Panginoon, ang aming puso, ang aming weeping heart for others. That even our prayer meeting, we seldom attend, O God. Nawawala na ang paniniwala namin, Panginoon, sa power ng panalangin ng magkakasama ang kapatiran. May it be because you are blessing our life tremendously, we are provided. Revive our hearts, O God. Ito po ang aming panalangin sa mga oras po na ito. Ang banal na Espiritu lamang, Panginoon, ang may kakayanan na baguhin na aming mga puso. So we pray today, O Holy Spirit, teach us, convict us. O God, intervene in our life. Ibalik mo po yung init ng aming paglilingkod sa iyo. As we look at these prophecies, yung darating mong paghuhukom, ang iyong galit sa kasalanan, ang iyong oras at yung araw na itinalaga na kung isa ikaw ay babalik at huhusgahan ng buong mundo. May we have that realization of how angry you are in sin. And so, ano po ang mensahe, Panginoon, na gusto mong aming ipahatid
magkaroon kami ng boldness, ng courage sa aming mga puso, O Diyos, na ipahatid ang mensahe po na ito. With urgency as well. Give us the courage, just like Daniel, O God, that we can face people with courage na sabihin po sa kanila ang tunay nilang katatayuan, that without the Lord Jesus Christ, they will be doomed in hell for all eternity. We sometimes look more, many times look at Christianity as just a temporal thing. Na nais namin, Panginoong, maglingkod sa it, magsimba, magmanalangin para mapulfill yung aming mga temporal lust at fleshly lust. Nakakalimutan na po namin, Panginoon, ang purpose ng iyong pagbaba. And that is to save those lost souls. Magligtas ng kaluluwa upang makapiling mo doon sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa aming pong napakinggan sa araw po na ito. Salamat po sa iyong pangungusap, sa iyong mga anak. We humble ourselves in front of you. Give us a contrite heart, a sensitive heart sa pakikipag-usap mo po sa amin, Panginoon. Revive our hearts. Ituwid mo po uli ang aming mga focus at aming mga goal, O God. And that is to continue, serve you, worship you, gamitin ang aming buhay upang ma-showcase, Panginoon, ang iyong kapangyarihan through our Christian life. Salamat po, Panginoon, patawad po sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. And His people will say, Amen. Amen.